ano niya. Spelling and gano'n. Yung ugali niya. Ano lang talaga, kumbaga, tsaga-tsagain mo. Kasi hindi naman lahat nakaka-experience ng swerte sa employer ko. Wala talaga, swertihan lang talaga. Pero kung ang ano mo talaga yung pagpunta mo dito is para sa kami. More boss mo. Kakayanin mo lahat. Kahit na sabi mo parang yung katawan mo tsaka yung isip parang hindi na kaya. Kakayanin mo pa rin kahit pag, lalo na pag naiisip mo yung mga anak mo. Kakayan. Guys, may kasama ako. Pagkikwanta ko ba ng buhay mo? Ganun. Isipin ko pa yung mga bubog na uhugutin ko. Para... Ito na lang kasi since meron naman akong plan na mag-involve ng mga domestic helper dito sa video ko. Sasama ka na sa aking YouTube. Okay, sure. Okay. So, anuhin mo lang kung kailan, ano? Ngayon na. Ngayon kita interviewin. So, gano'n ka nakatagal dito sa Hong Kong? 4 na taon na. 4 years. Sa pagkakunya. Oo. Oh, pagiging isang dakilang hero ng bansa. Wow. Ayan. So, 4 years mo, the same employer yan? Opo. The same employer pa din. Nagtitiis-tiis kahit na medyo mahirap. Kakayanin para sa family. Kamusta naman yung situation mo sa employer mo? Well, sa una talaga, pahirapan. Pero, ano lang, kumbaga... Adjustment. Oo, kung kaya mo magtiis, isipin mo lang kung bakit nandito ka, bakit ka pumunta dito sa Hong Kong para magtrabaho. Yun, lumalakas ang loob mo, at saka ano din, kumbaga, pray lang, manalig ka lang sa Panginoon. Walang imposible. Sa una, parang talaga imposible, sabihin mo, kaya ko ba talaga itong mga... ilang buwan niya na ganyan yung feeling. Yung feeling? Ako, halos yung isang kontra kasi yung nag-a-adjustment eh. Oo. Yung employer ko kasi mahirap anuhin yung ano niya. Spelling and gano'n. Yung ugali niya. Ano lang talaga, kumbaga, tsagain mo. Kasi hindi naman lahat nakaka-experience ng swerte sa employer ko. Wala talaga, swertihan lang talaga. Pero kung ang ano mo talaga yung pagpunta mo dito is para sa pamilya mo. Kakayanin mo lahat kahit na sabi mo parang yung katawan mo tsaka isip parang hindi na kaya. Kakayanin mo pa rin kahit pag, lalo na pag naiisip mo yung mga anak mo. Kakayan. Whole contract mo, ano naman yung masasabi mo? Ayan, yung naging journey mo dito, ano, totoo? Kasi ako 4 years ka na, di ba? 4 years na, oo. So, malapit ka lang, ma? Ano? End of contract? Tapos na, kumbaga naka... Eh, tapos na, nag-renew ka na ulit. Oo, bakit pangalan ng kontrata na? Wow! Sa kanya. Sa kanya ko rin. So, kamusta naman yung sweldo? Ah, ngayon, medyo, inanuhan na niya. Kumbaga, tinasan na niya ngayong pangatlong kontrata. Na ano na siguro, kasi parang... Mahirap pa sa tsaka mahirap magkuha ng bago, ng panibago na naman ulit. Ayun. Kaya minsan sila kahit tiisan na yung ugali, kasi alam mo na kasi kung paano i-handle yung isa-isay, kaya okay lang, renew. Kasi kaysa sa bago na mag-umpisa ka naman sa ulit, oo, kung alam mo naman na kaya naman tiisin mo. Tapos, ang day off mo is? Regular off ko talaga, mula umpisa Saturday. Ngayon, pag nagre-request naman si Amo, kaya pag nag-request ako mag-Sunday, okay. Pinagbibigyan ka naman. Oh. Pero hindi usually na Sunday talaga. Basically, Saturday off ka. Okay, so, may na-experience ka na bang terminate? Wala kasi, first time. Sa mga friends mo meron. Wala naman ako na ano. Kasi actually, yung YouTube channel na content talaga nito is para magkaroon ng idea yung mga Pilipino na nag-apply dito. Kasi minsan, ang dami ko na kasing mga subscriber na nandito na sa
Hong Kong. Tapos lagi nahihirapan sila masyado. Sobra kasi katanang talaga pag-umpisa, 'di ba? Pag mga first month, second month, 3 months, sobrang hirap talaga ng pagdadaan mo sa employer mo. Nag-adjustment ako. So ang tinatanong nila, Ate Jayan, gusto ko po mag ano na mag-terminate ng kontrata ko, paano po? So may ma-advise ka ba sa kanila? Kasi basically parang kung ako ang tatanungin mo, is normal talaga na mahirapan ka on the first place. So ikaw, ang ano ko lang sa, ano, sa mga kapwa natin Pinay, if ever gusto nilang magtrabaho dito sa Hong Kong, at natural, parang lahat naman na, kasi yung mga friends ko, natanong ko din, kasi first timer lang kasi ako eh, natanong ko sa kanila na, ganun pa talaga yung mga amo, ganyan, yung mga ugali nila. Siyempre, sabi nila, oo, ganyan yan, nasa pag-ano mo lang yan, kasi siyempre, ibang culture, di ba? Iba yung sa atin, ibang nakasanayan natin, ibang mga pag-ugali, mga tradisyon nila. Ano na, kumbaga, kung kailangan sabi mo nila, pakisa, makakag-adjust ka, mag-adapt ka. Tayo namin kasi mga Pinoy, Pilipino eh, madali tayong mag-adapt kahit saan tayo, eh, ano eh, sa kahit tayo kita. Kaya ano lang, tiis-tiis lang. Parang, galit. Next ka daw. May kausap ako dito. May kausap ako. Si Dolay, tsaka si Sophie. Ah, okay, okay. So, yun lang po ba yung may advice nyo sa kanila? Tiwala sa Panginoon, hindi nagagabayan niya tayo. At saka maganda pa sa yung mga friends mo talaga na as in, kilala mo na yung friends na pwede mo masantalan. No, yan totoo, hindi yung Facebook, kunin lang yung ano, kukunin lang yung tiwala mo. Tapos after that, nalukohin mo. Kasi marami dito yan sa Hong Kong na kunwari kaibigan mo sila sa una, but at the end, kukunin lang nila yung tiwala mo kasi may kailangan sila sa'yo. So be careful with that. Ingat. At saka parating makipag-usap sa ano, sa family mo. Asawa, anak, ganun. Kung nade-depress ka o kaya nung nauhumusik. Pero ano, pero basically, yung ano ko lang dyan, kung nade, kung family mo, kung family mo naman kasi yung kinaka-estressan mo, huwag mo sila laging kausapin. Siguro mga once a week lang or kung kailan mo lang maisipan na sobrang miss mo na sila. Kasi kung sila yung dahilan? Stress or dahilan ng pagka-stress mo, huwag mo silang kausapin lagi. Maghanap ka ng ibang way na ma-relieve yung stress mo sa mga kaibigan mo, manood ka ng videos na makaka-motivate sa'yo, ganun. Kasi yung hirap kasi na yun na nga yung kinaka-stressan mo, kakausapin mo pa siya. Kaya sometimes, yun talaga yung ano. Katulad ako, pinanonood ko that minsan yung mga comedies, okay. Ganun. Comedies, wag laging rapid tolpo, ha? Ay, makatolpo kasi yung isa yun. Hindi ako nanonood pag stress na yung ano. Oo, kasi yung tolpo kasi minsan, ano, ewan ko lang ha. Bas na nagiging heavy yung pakiramdam mo kasi parang feeling mo minsan victim ka eh. Nakaka-relate? Nakaka-relate ka. Kasi may mga instance na mostly ang pinofocus niya talaga is domestic helper din. Kasi yun yung mga subscribers niya din. So far, yun lang po yung ma-advise mo, ate. Wala na. So, ano ang pangalan mo, ate? Hi, I'm Lourdes. Yeah, si ate Lourdes. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel ni... Subscribe on my YouTube channel. Jayan Villaluna, yan. So, thank you so much po. And sana, may napulot kayo or nagkaroon kayo ng idea. And if you do, don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos and for your questions, clarifications, and suggestions. Don't forget to comment below. See you in my next video. Once again, this is Jay and Villaluna. I have Dowdy here in Hong Kong, your friendly Minai. See you in my next video. Bye! Pampunta na kami. Napikaganda dito, no?